Where do I begin? To tell the story of how great our love can be. Hey! Parang nagtataka kayo, ha? Huh? Anong kanta yan? Ito po ay awitin ni Andy Williams. Hanapin nyo na lang po. Hindi pa kayo pinapanak. Siguro na nga nasa 1960s to. Ang question ko, do you know where to begin? Alam mo, pagdating sa investment, alam mo, investing can seem be complicated for the beginner. At the same time, it's confusing and sometimes it's scary. Don't worry! Nako, kung ikaw natatakot ka mag-invest, nako, tama-tama. Sa video na ito, pag-usapan na how to start investing as a teenager. Kahit na teenager ka, pwede ka na matuto kung gusto malaman kung paano, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Ay maraming salamat po for tuning in to this channel. At 8 PM po, nag-release kami ng video every single day. Kaya subscribe na po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, ang pag-uusapan po natin, paano ba mag-invest as a teenager? Marami kasi nagtatanong sa akin sa TikTok. Diba? Chinky, paano ba mag-invest? Pwede ba ako mag-invest kahit 14, 15? Yes, the answer is yes. Pero pag below 18 years old, kailangan meron kang parents' consent. O pag 18 ka na lang, tsaka ka pwedeng mag-invest on your own. So the question is this, how to start investing even as a teenager? Okay, number one, you start young. Oo, bakit? Ang kagandahan po kasi pagbata po kayo sa investment, you have time in your hand. Okay, ano ibig sabihin yan? When it comes to investment, you have to understand the law of compounding interest. It's interest earning upon interest upon interest upon interest. Alam mo ba, kung kayo po ay nag-invest, no? Nang, okay, ito lang, bigyan ko kayo ng idea ng 1,000 pesos. 1,000 pesos per year, ha? Per year, ha? Hindi per month or per day. 1,000 per year. Kaya mo yon? So, nag-start ka na age of, let's say, 20. Tapos, 40 years mong iiwan yung pera. 40 years. Ang total investment mo, 40,000. Na-invest mo siya at, let's say, at a 12% interest per annum, ha? 12%. Sample lang po yan. Okay, 12%. Alam nyo, magiging magkano na po yung 1,000 na investment nyo per year after 40 years? By the time you reach the age of 60, hindi siya 40,000. Alam mo magiging magkano? 1 million pesos. Wow! Yes! 1 million. Bakit po? Because you started young. In terms of investment, it's never about money. It's all about time. Okay? So that's number one tip ko sa inyo. Number two, pay yourself first. When you say pay yourself first, ang dapat, pag kayo kumita, nagkaroon kayo ng allowance, prioritize savings for investment. You don't save for the sake of saving, you save to invest. You always treat your money as a seedling, para siyang binhi. Ano gagawin sa binhi? Tinatanim. Bakit? Para lumago, para dumami. Pag nagkaroon ka ng pera ulit, tinatanim mo ulit. So yan po naging habit ni Tito Chinky. Pag may pera, ini-invest ko po. Ini-invest ko sa lupa, ini-invest ko sa mga financial papers like for mutual fund, UITF, ini-invest ko sa art, ini-invest ko sa toys, no? I always think na dapat lumago ang pera. Number three tips, as a teenager, invest at least 20 minutes every week to learn something new. Guys, wala pa rin tatalo sa alas ka. Hindi, wala pa rin tatalo sa taong matalino. Yung nang maalam ba, read books, you join forums, you follow people who are successful in your own chosen field, you talk to a financial advisor, lalo na kung gusto mong gumaling pagdating sa pera. Number four, ito po, tip ko sa inyo sa mga teenagers at ang young people, start small with something you easily understand. Oo, ano ibig sabihin? Kahit na maliit lang yan, kahit na 500 pesos, 1,000 pesos, mag-umpisa ka mag-invest. Ito yung big major tip ko po sa inyo. Don't forget this. Nako, major mistake na karamihan na nag-invest. They invest in something that they do not understand. Kaya pag hindi mo naintindihan, remember this, do not invest in something that you do not understand. Okay? And then, not only that, huwag kayong magmamadali. Kasi lahat ng lumalaki, nag-uumpisa sa maliit. Slowly but surely. Fifth tip ko po sa inyo, pero bago tayo mag-fifth tip, syempre naman, babatiin natin si King Chef or Kit at the same time si Tosena Channel. Oy, follow natin yung mga, ano ha, mga kasama natin dito, si Jomada Vlog. Oo, sundan din natin yan. Shout out doon sa kanila. Maraming salamat. Fifth tip sa mga teenager na gusto na mag-invest, itong key, invest consistently.
Alam mo, consistency is the key in investing. Mas maganda na nag-invest ka every month ng 500 pesos o 1,000 pesos kaysa maglalamsam ka ng 50 to 100. Kasi kung nag-invest ka ng 50 o 100,000, bigla na lang, during the time nag-invest ka, bumagsak ang presyo, talo ka na. Diba? Pero pag ikaw, nag-invest ka, let's say, ng 500 every month o 1,000, so, minsan mag-i-invest ka, bumagsak. Pero the following month, nung nag-invest ka, mataas. Diba? Nung nag-invest ka, it mataas. So, in other words, nag-a-average siya. Diba? Nag-a-average siya. Magandang opportunity po yan. Kesa, nag-i-invest ka lang ng one time, tapos nagkamali ka ng pasok. Yun. Kaya mas maganda, consistently ka mag-invest. And then, number 6 po, ang pinaka-best talaga. Alam mo, pagbata ka, keep learning and experimenting. Do not be afraid to commit mistakes. Bakit? Kasi you have time in your hands. Pwede kang mag-take risk. Bakit? Kasi po, ganito po, pakinggan nyo ito mabuti. Just in case you lose all the money. Nung nagkamali ka, you have time and you have energy in your hands. Diba? Compared to a person na magre-retire na tapos they are going to be too bullish and ano, it's too risky. Kaya okay lang na magkamali ka, learn, tapos sulat nyo, and then don't commit the same mistakes. Marami na akong pagkakamali na ginawa, huwag nyo na po ulitin. Kaya mas maganda, mag-experiment din kayo, learn from other people in order for you to become a good and wise investor. Ulitin po natin ang 6 tips. Number 1, mag-umpisa ka habang bata, and then prioritize yung savings for investment. Invest at least 20 minutes a week to learn. Yan ang ginagawa ni Warren Buffett. Start small, di ba? And then number 5, invest consistently. And number 6, keep learning and keep on experimenting. Find something that you are really good at in terms of sa financial investment. Doon ka mag-stick. The earlier you start investing, the better. There's no such thing as too young to invest. Kasi mas maganda yan pag ikaw ay nag-umpisa ng maaga. Coaching and mentoring you guys on how you can grow your money kahit na ikaw ay teenager. Kahit na ikaw ay pa-retire na, pwede pa rin yan sa'yo. Okay guys, maraming salamat. Uy, mag-comment naman kayo kung ano nagustuhan niyo sa video na ito. Kung gusto niyo rin magpa-shoutout, please, magpa-shoutout na rin kayo sa video. Mag-comment na lang kayo. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. 8 PM na! Yes! 8 PM na! Hi guys! 8 PM na ang Chink Positive YouTube channel. Araw-araw pa rin tayong matututo sa pambansang wealth coach, Chinkitan. 8 PM na! See you there! Always think positive!